kaya ka na naman po. Tayo na masisidan. Ano po yan? Tigil ka muna sa mag-aaral mo. Oh, hindi po pwede yun. Gusto ko pong makapagtapos eh. Na, kailangan natin tanggapin. Hindi na magpapadala yung tatay mo para pong tuition mo. May sarili na siyang pamilya. Nagsabi na siya sa akin. Sabi naman yung papa mo, iyaan mo sa Sabado, free ako. Gusto mo gaya tayo? No. Balbal natin yan. Ano? Sige, tara. Tsaka late na rin ako, itara na. Sige na. Maria, ano itong nabalitaan ko? Yung magaling mo palang asawa, nag-asawa na lang iba. At may anak na rin sa iba. Paano na kayo ngayon mag-ina? Paano na pag-aaral ng anak mo? Wala akong magagawa, ate. Titigilin mo na lang pag-aaral si Marvi. Pasensya ka na, Maria. Huwag kita matutulungan. Alam mo naman yung dinan ko. Sa akin din ang kapatid, ha? Pati nga mga kapatid ng asawa ko, sa akin din maaasa. Dami-dami ko yung anak. Wala nga, ate. Wala akong magagawa. Titigil na lang siya sa pag-aaral niya. Yan, nakakahawas yung kayo mag-ina. Oo, ate. Kaya niya yan. Pag ako nakahanap naman ng trabaho, hindi rin naman ako papayag na hindi siya tutuloy ang pag-aaral niya. Simula noon, nung hindi na ako nag-aaral, hindi na ako lumalabas.
Ngayon na lang ulit ako nakalabas, pero ang ganda talaga dito. Nakikita mo to? Saan? Samawa pa tayo. Susunod. May pera. Di nga! Samawa! Sige, tara! Marefe, bakit mo naman iniwala yung tindahan? Mabuti lang hindi tayo ninakawan. Ay naku Maria, yung anak mo, tinakasan na naman ako. Eh kaya nga pinagsasabihan ko yan, kung umuwi, is oras na, lasing pa. Saan ka ba napupuntang bata ka? Tita, ma. Eh, ito na nga lang yung kaligayahan ko, aalisin niyo pa sa akin.
Eh, ang dami-dami na nating problema. Siyempre, nagre-relax lang muna ako sa mga nangyayari sa atin. Kita mo na, paano sumagot. Nako, tigilan mo na yung ginagawa mo yan, ha? Baka mamaya kung ano mangyari dyan sa'yo. Sige na. Anak, huwag mo mamasamain yung tita mo. Pangaral lang yan para sa'yo. Wala kaming hangad sa'yo para sa kabutihan mo. Eh, paano kung mapano ka sa labas? Hindi ka dapat nagtitiwala kahit kaibigan mo. Naiintindihan mo ba ako, anak? Opo, ma. Sensya na po, ma. Okay lang. Makakaraos din tayo. Basta magbabait ka lang, ha? You and I have been so long.
of the night. To know what's the love still found. Come to me and leave yourself by my side. Work against the way that does what together at last. Feel your heart beat so fast, darling. Put your baby in me, darling. Put your baby in me. Oh, sige, sige, sige. Bahala kayo. Sige, sige. Bahala kayo. Sige, sige. Bahala kayo. Sige, bahala kayo. Sige, bahala kayo. Ari, pamangkin mo. Bahala ka na niya. Sige, sige. Bahala ko. Bahala kayo. Bagsak na rin. Dara na, dara na. Uy. Jesus, naku. Sabi ko sa'yo, huwag kayo inam na marami. Dara na, bahala kami na bahala rito. Dara na, yun. Dara pa ka. Oh,
sir. Misis, magandang araw po. Nandito po ako para linawin yung tungkol sa nangyari sa anak niyo. Kasi ho, meron mo kami nakakuhang tip. Yung anak niyo ay hindi nagpakamatay dahil sa kalungkutan. Nagpakamatay po siya dahil sa nag-angrate po siya sa kabilang bagay. Kailangan mo kasi natin silang panagutin sa ginawa nila. Sir, wala nang halaga kung pananagutin ba natin sila. Patay na ang anak ko! Nag-iisa na lang ako sa buhay ngayon, wala na rin yung asawa ko. Gusto ko lang manahimik. Pasensyo na ako, sir. Kung maaari lang umalis na kayo, huwag niyo nang kulay na manahimik ka. Simple lang naman ang pangarap ko eh. Ang mabuo ang pamilya ko. At makapagtapos ako ng pag-aaral nang mabigyan ko man lang ng gandang buhay si mama. At saka gusto ko rin mag-asawa at anak. Pero wala eh. Mauudlot na lang ng ganun-ganun na lang. Kaya ma, mahal na mahal po kita. Sana mapatawad mo po ako sa gagawin kong ito.